Dahan-dahan kong ibinaba ang aking pinakamamahal na anak sa kanyang higaan na pinagawa ko 6 na buwan nang nakararaan sa sobrang kasabikan ko rito. Napakaamo ng mukha nito. Hinalikan ko ang noo ng aking munting anghel bago tuluyang umalis ng kwarto upang hanapin ang aking asawa. Inikot ko ang buong kabahayan ngunit wala ito. Sinubukan kong tawagan ng kanyang cellphone ngunit. Ngunit walang sumasagot at ring lamang ito ng ring. Nagsimulang lamunin ng pag-aalala ang aking buong katawan para sa aking asawa. Hindi ito umaalis ng bahay nang hindi nagpapaalam. Naghintay ako ng ilang oras pa at habang nakaupo sa sofa ay dahan-dahang bumubukas ang pintuan at iniluwa nito ang aking asawa. "Saan ka galing?" Alalang tanong ko rito ngunit tinignan lamang niya ako ng may lungkot sa mga mata at dumiretso na sa aming tulugan. Naguguluhan ako sa inaakto nito. "Bakit? Anong nagawa kong mali para hindi ako pansinin ng ganun ni Marie? Huli itong nagalit sa akin nung hindi ko naalala ang aming wedding anniversary dahil sa lubusang pagkasubsob sa trabaho. Dahil gusto kong bigyan ng magandang buhay ang ngayong buong pamilyang aking tinayo." Marahil ay post-pregnancy syndrome ang nararamdaman ng aking asawa. Nabasa ko iyon isang beses habang pinag-aaralan ang sudden mood swing ng aking kabiyak. "Mas kailangan ko siya ngayong intindihin," sabi ko sa aking sarili. Napagdesisyonan kong magluto ng masarap na hapunan at pumanik ako sa aming kwarto. Dala-dala ang tinolang niluto ko para kay Marie. Ngunit pagpasok ko ay mahimbing na itong natutulog. Hindi ko na lamang ito ginising pa at binaba na lamang ang pagkain. Narinig kong umiyak ng napakalakas ang aming munting anghel. Mabilis akong tumakbo papunta rito. Kinarga ko ito. Hineli ko ito ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak. Marahil ay nagugutom na ito. Ngunit ayoko namang magising ang aking asawa dahil alam kong pagod pa ang katawan nito sa pinagdaanan sa panganganak. Alam kong hindi dapat ngunit pinagtimpla ko na lamang ang aking anak ng formula milk para mawala ang pagkagutom nito. Maya-maya ay nakatulog itong muli at dahan-dahan kong inilapag sa kanyang higaan. Tinignan ko ang aking mag-ina, napangiti ako at mas naging desidido na gagawin ko ang lahat para sa dalawang taong pinakamahalaga ngayon sa aking buhay. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako habang nag-aayos sa sala ng mga gamit na dinala namin noong manganak si Marie. Nagising ako sa tawag na nagmumula sa cellphone ko. Pupungas-pungas ko itong sinagot at si Mama ang nasa kabilang linya. Umiiyak ito. Nawala ang antok ko at tinanong kung anong nangyayari. "Anak, asan ka ba?" Bungad nito sa akin. "Anong nangyari, Ma? Asan ka? Ba't ka umiiyak?" Matagal itong hindi nagsalita sa kabilang linya, kinakabahan ako. Dahil hindi naman ito madalas umiyak. Pinapapunta ako nito sa ospital. Lalong bumibilis ang tibok ng aking puso dahil ayos sabihin sa akin ni Mama kung ano ang nangyayari. Lalong humagulgol si Mama at maya-maya ay wala na akong narinig kundi katahimikan na lamang. Ang mabilis na tibok ng aking puso kanina ay tila mo huminto. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Bakit ganun na lamang ang pag-iyak ni Mama? At bakit ayaw sabihin kung anong problema? "Anak, kapon pa wala ang mag-ina mo. Magpakatatag ka. Ipapasundo kita sa papa mo." Mahinang sabi nito. "Ano ba pinagsasabi mo, Ma? Kasama ko sila dito. Pinatulog ko pa nga kanina si baby. Ma, tigilan mo nga ako sa mga ganyang biro. June ngayon, hindi April." Naiinis kong sabi rito, ibinaba ang telepono. Mabilis akong pumanik sa itaas upang tignan ang aking mag-ina. Ngunit pagbukas ko ng pintuan ay katahimikan na sumalubong sa akin. At walang katao-tao rito. Walang kagusot-gusot ang kama. Kinabahan ako na baka kung saan nagpunta sila Marie. Tangay-tangay ang aming sanggol noong nakaidlip ako kanina. Napansin ko pa ngang wala pa ring bawas ang pagkaing inilagay ko sa lamesa. Patunay na nandito nga talaga sila Marie kanina. Dinayal ko ang number ni Marie upang malaman kung asan sila.
Baka kung mapano pa silang dalawa, sana ay ginising nila ako kung kailangan nilang pumunta kung saan. Hello. Umiiyak na Marie ang sumagot sa kabilang linya. Asan kayo ng anak natin? Nag-aalala kong sabi dito. Patawad, Carlo. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin si Marie. Ano ba, Marie? Asan ka? Nabubuo na ang inis sa aking dibdib dahil sa pag-aalala at sa sinabi kanina ni Mama. Carlo? Nag-iba ang boses nito. Parang boses ni Mama ang nasa kabilang linya. Ma? Ma, ano ba nangyayari? Pinaglalaroan niyo ba ako? Asan ang maging ako? Naguguluhan na ako sa nangyayari. Pinagtitripan ba ako ng mga to? Pilit akong pinapapunta sa ospital at susunduin na lang daw ako ni Papa. Hindi ko na lamang pinatapos ang sasabihin nito at dali-daling lumabas ng bahay upang pumunta ng ospital. Pagkarating ko sa ospital ay sinalubong ako ni Papa. Papuntang morgue? Bakit papuntang morgue ang direksyon na tinatahak namin? Natuliro ang aking isipan. Morgue? Bakit sa morgue ako dinadala ni Papa? At pagkarating namin roon ay nakita ko na nandoon ang buong pamilya ko at ang pamilya ni Marie na nag-iiyakan. Asan yung maging ako? Kinakabahan kong tanong sa mga ito. Bakit hindi ko sila makita at sino ang iniiyakan ng mga ito? Hinawakan ni Papa ang balikat ko at kinabayan papunta sa isang higaan na may puting kumot na tila may tinatakpan sa ilalim nito. Anak, ayun lamang ang tanging na sabi ni Papa sa akin. Humigpit ang hawak nito sa aking balikat. Hindi ako makagalaw. Anong ginagawa ko rito? Ang mag-ina ko ang pakay ko kaya ako pumunta sa lugar na ito dahil sa pagsagot ng telepono kanina ni Marie ay alam ko nakasama siya nila Mama. Napansin kong dahan-dahang hinihila ni Papa ang kumot. Tumigil ang aking paghinga. Umikot ang aking mundo nang makita ang mag-ina kong nakahiga rito sa malamig na higaang iyon. Nakatulala lamang ako habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ano to? Joke? Pinilit kong iangat ang aking kamay upang hawakan ang dalawang mukhang nasa aking harapan. Dalawang mukha na hindi ko inaasahan na makikita kong walang buhay. Dumikit ang aking kamay sa mukha ni Marie. Napakalamig nito. Napasandal ang aking likod kay Papa dahil naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Humigpit ang kapit sa akin ni Papa. Anak, magpakatatag ka. Yun lang ang sinabi ni Papa, ngunit naging sapat ito upang iproseso ng aking utak ang lahat na nangyayari. Hindi ko napigilang yakapin ang aking mag-ina na ngayon ay isa na lamang malalamig na bangkay habang walang habas na pagtulo ang aking mga luha. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ng aking puso sa realisasyong wala na ang dalawang pinakamamahal ko. Pagkaraan ng ilang oras ay gusto kong malaman ang kasagutan. Bakit kasama ko pa sila kanina kung kahapon pa pala nila ako iniwan? Tinanong ko kay Papa kung anong nangyari dahil wala akong maalala. Tinignan muna ako nito bago sabihin ang lahat na nangyari kahapon. Pinapapili ako ng doktor at sinabing kailangan kong pumili kung sino ang ililigtas sa kanilang dalawa. Kailangan niyo na pong magdesisyon dahil habang tumatakbo ang oras ay mas lalong nalalagay sa peligro ang mag-ina niyo, sir. Sabi sa akin ng doktor na kaharap ko. Iligtas niyo silang pareho. Ayun ang trabaho niyo, di ba? Ang magligtas ng buhay. Galit na sabi ko dahil sa kabang nararamdaman. Palakad-lakad ako sa hallway ng ospital at nang lumabas ang doktor ay sinabi nitong hindi nakayanan ng katawan ng asawa ko ang panganganak at nasofokit ang aming anghel. Nagwala raw ako at maya-maya ay bigla na lamang naglakad paalis. Sinusubukan daw nila akong pigilan ngunit nagagalit ako kaya napagdesisyonan nilang hayaan ako sa nais ko upang mag-sink in sa akin ang mga nangyayari.
Napatingin ako sa mata ni Papa na may luha ring namumuot. Lumapit ako rito at niyakap siya ng mahigpit. Ganun rin ang ginawa ni Papa at sinabing, "Kaya natin to anak. Kahit anong mangyari, nandito si Papa para sa'yo. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita." Ngayong araw ay ating pinagdiriwang ang araw ng mga ama. Iba't ibang tawag, iba't ibang istorya. Mahalin, unawain, at irespeto natin sila dahil naging daan rin sila para maranasan ang buhay na meron ka. Kaya kay Papa, Happy Father's Day, pati na rin sa lahat ng ama na nakikinig ngayon sa ating istorya. Okay, so mag-shoutout ulit ako. Okay, umpisahan na po natin. Pagpasensya na po itong mga susunod kong sasabihin. Okay, umpisahan na natin. So shoutout to my number one supporter. My number one supporter as in number one. Mr. Darwin Bustillo. Thank you for the support. So shoutout din po pala kay Miss Lourdes Uy. Ano po siya, kabilang sa Spread the Word department ko. Napalihim na sinasabi sa mga employees ng pinagtatrabahuhan ko na mag-subscribe sa channel. So thank you so much. I really appreciate the support. And shoutout din nga pala kay Vicky Tuazon. Belated happy birthday. Magsain ka na daw, oy. And shoutout nga rin pala kay Vincent Bautista na isa sa pinakatamad na taong kilala ko. Mag-vlog na lang kaya ako. Nandami ko sinasabi. Okay, sa mga idol natin dyan, isahan ko kay Miss Ems Kimoto. Thank you so much sa pag-support. Tsaka guys, sa kanya ko pala una nakita na na-acknowledge yung channel natin. And dahil dun yung best kong pinanood yung video niya, pinaulit-ulit ko. At hello rin po pala kay Ginoong Takip Silim Scary Stories. Thank you po sa pakikinig ng mga kwento. Ay o nga pala guys, siya din yung isa sa may pinakamagandang boses na nagnanarate na napakinggan ko. So check niyo po yung channel niya. At tsaka po kay Kwentong Takutan, gagaling ng mga stories nila, promise. Tsaka, check nyo rin po yung Maya Stories na channel. Support po natin siya. Tsaka, hello din po pala kay Boss Ino ng Incognito Stories. Maraming salamat po sa suporta, sa pakikinig, sa pag-share po ng video natin. Tsaka, hello po kay Boss Paul ng Creepy Macpanset. Maraming salamat po sa tulong, sa pagsagot ng mga questions ko. Tsaka siya pag-shoutout. Five times ko din siyang pinakinggan. Pinaulit-ulit. Pinarinig ko pa sa buong pamilya ko. Tsaka po hello din kay Boss Kira ng Hinig TV. Magaganda din yung mga stories nila guys. Kay Sir Bula Lord, hello po. Tsaka hi po kay Boss Baron ng Baron the Ghost Hunter. Guys, ang galing din ng mga videos niya. Kasi nag-ghost hunting talaga siya sa mga iba't ibang lugar. So yung mga mahihilig sa mga ganyang bagay, kagaya ko, panoorin nyo po yung channel din niya. And last but not the least, kay Sir Six ng Room 666. Sir, thank you din sa tulong, sa sagot din po sa mga questions ko. Thank you so much. Ayun, maraming salamat kayo sa pakikinig. Sana na-enjoy nyo to. Ayun po sa mga hindi ko nabanggit na channel, na horror story channels, ilalagay ko po sa description box. Lalagay ko po sa description box yung link na ginawa ni Miss MC Moto para ma-check din po natin lahat ng Tagalog horror story narrators. Support po natin sila. Tsaka yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa mga na-mention ko na channel, ano pa pong ginagawa nyo, mag-subscribe na po kayong lahat. So, maraming salamat!